Hello mga kaibigan, mga kaisunan. Andito na naman tayo sa isang controversial na episode ng ating Travel 369 mga kaibigan. Tungkol pa rin sa mga kaso na sinasampa kay Kibuloy. So iniiwasan ko ng gamiting pastor kasi nabas po ako mga kaibigan. Pero para po sa lahat, ako po ay isang neutral pagdating sa mga kaso ni Mr. Kibuloy, no, mga kaibigan. At na kuha ko po ang isang resource person na ating interviewin tungkol sa mga kaso ni Mr. Kibuloy, no. Sa harap ko ngayon ay si Pastor Rudy Bello Palmahil po. Siya po ay isang biudo na 45 years po sa ministry sa bilang born again Kristiyano. Siya din po ay founder, chairman ng Care Filipinos Foundation at President Care Life Mission International. Ang educational background po niya mga kaibigan ay isang engineering graduate, Bachelor of Science in Marine Engineering. Dapat naging seaman siya pero pinili niya maging maglikod sa Panginoon. So, theology graduate siya sa ASCM Makati. One way outreach tapos din ng LTI, 3 years. Siya din po ay Master of Theology graduate, no, ng ATS, THM, Asian Theological Seminary. Naging missionary din po siya sa Hong Kong, no, noong 1987 to 1989, World for World. Sa Korea din po, 1995, Asia Pacific Director, Japan, 2001 to 2, missionary for OFW sa Japan. So, siya po ay maituturing nating isang credible na speaker or resource person para sa mga kaso ni Mr. Kibuloy po, no? Pastor, medyo mag-say hello ka muna sa ating mga audience, no? Kasi interviewin kita ngayon tungkol sa mga kaso ni Pastor Apollo Siguloy. Kunting pakilala, Pastor. Opo. Salamat sa pagkataon ito na salamat din sa Panginoon na binigyan ako ng pagkataon na makapagsalita base sa aking nalalaman. Kasi sabi ng Biblia na tell the truth and the truth shall set us free. So dito, pawang katotohanan lamang po at walang halong biro, walang halong yung magre-report tayo ng mali. Kung ano ang nakita, yun ang ating sasabihin. Ano ang ating mga narinig, sasabihin natin. Huwag natin dagdagan. Yun po ang aking masasabi. Okay, Pastor. Okay, uulitin ko sa aking mga audience, no, mga viewers ng Travel 369, no. Dumadami na po ang ating mga viewers, Pastor, no. So, ako po ay isang neutral interviewer po sa kaso ni Mr. Kibuloy, no. Hindi po ako pro, hindi rin po ako anti, kundi kumukuha lang po ako ng opinion o insights sa mga taong ating tini-interview dito sa ating YouTube channel. Pastor, alam mo naman na aware ka na medyo nililitis ngayon si Mr. Kibuloy sa Senado. Opo. Lalo na sa leadership ni Senator Risa Hontiveros, no? Na marami daw ang kaso si Kibuloy, lalo na sa mga sexual harassment o sexual abuses at kung ano-ano pang mga sinasampang kaso laban sa kanya, Pastor. Anong masasabi mo dito sa mga paratang o sinasampang kaso ni Pastor Apollo C. Kibuloy or Mr. Kibuloy pala? Ano masasabi mo? Sa tingin mo ba? Totoo ba ito o hindi? May katotohanan ba ito, Pastor? At anong masasabi mo tungkol sa katauhan din ni Pastor ni Mr. Kibuloy? Sa aking nalalaman, din kasi taga-Davao ako, narinig ko ang pangalan ni Apollo Kibuloy noong 1977. Kasi yan si Kibuloy, nakatira ang kanyang simbahan dyan sa Arcastillo, Manggahan, kung saan dyan din kami nakatira. Ang kapatid ko, nag-aral siya sa March 1978 po yun. Pero hindi pa ako pastor noong mga panahon na yun. At nalaman ko na yung simbahan niya, doon dumadaan si Mio Duterte, nung judge pa si Duterte sa Davao. Diyan dumadaan si Mio Duterte kasi doon nagpapaayos ng
kanyang ginagamit na defense, no, sa sarili niya, doon na pinaayos yung baril. Sa doon siya dumadaan sa simbahan ni Tibuloy. Doon siya nagsimula nakakilala. In short, natulungan ni Tibuloy si Mio Duterte sa pagtakbo ng pagka-mayor. Yun ang nalalaman ko na katotohanan. So, sa ibang mga ano nila, hindi ko na alam yun. So, tungkol sa buhay ni Tibuloy, pastor talaga siya. Marami akong mga kaibigan na nagiging membro niya. Mga kaibigan ko sa Davao. At nung 1980, na ano ako sa Panginoon, tinawag ako ng Panginoon while nag-aaral ako sa college, sa Agro Foundation College, kumuha ako ng marine engineering. At hanggang natapos ako, hindi ako nakasakay ng barko, nag-cleaning gang lang ako sa barko sa Iberit, sa Kaya Maritima. Hindi ako natuluyang nakasakay talaga dahil tinawag na ako ng Panginoon sa ministry. At nakaabot ako ng tatlong bansa, sa Hong Kong, sa Japan at saka sa Korea. At naging Asia Pacific Director ako noong 1995. At bago yan 1995, bago ako pumunta ng Maynila, galing ako ng Hong Kong. Nung pag-uwi ko ng Davao, nasa Tagum kami nakatira sa Sinangguti Village. Minsan, in-invite ako ng mga pastor ni Apollo Tibuloy diyan sa Tagum, pastor na isa sa mga announcer sa LXDE noon. Pinakanta niya ako diyan sa kanilang fellowship sa Rotary Club ng Tagum noon sa engineering. Diyan na Hill, kumanta ako, pinakanta nila ako, nag-give tayo kundi sa singing. At natuwa sila at dinala nila ako sa Davao doon sa main office. Yung tinatayo pa yung ano yung sa airport na Kingdam, simbahan ni Tibuloy. Sinatayo pa yan, 1992. At doon, kausap kami ni pastor at nakilala niya ako at nakilala ko siya. Kasi nung nasa Hong Kong pa ako, marami na siyang mga miyembro sa Hong Kong. Pag-uwi ko, yun na, dinala ako ng kanyang pastor na taga-Tagum at nakita kami si Pastor Tibuloy. At yung sabi pa nga niya sa akin na kung papayag daw ako, ipapadala niya ako sa Hong Kong dahil alam niya na galing ako ng Hong Kong. Dalawang taon ako sa Hong Kong, under work for the World Christian Fellowship yun. Kasama ko rin sila Gary Valenciano, sila si Cuny Reyes, nung buhay pa si Helen Villa, hanggang namatay si Helen Villa 1988, no? 88 ba yun siya namatay, naburo diyan sa Makati, World for the World, no? Yun ang mga na naranasan ko. At nagiging worker ako sa World for the World sa Hong Kong. Way back 1997 to 1989. Pag-uwi ko, yun, nag-meet kami si Tibuloy. Pero sabi ko kay Pastor Tibuloy, sabi ko, pareho lang tayo ng doktrine. Kasi ang doktrina ni Tibuloy sa kanyang ministry ay yung tinatawag na dispensation. Yung Father, Son, and Holy Spirit, no? Kasi siyempre kami mga pastor, kailangan din namin linawin ang mga teaching ng isang iglesia, kung ano yung kanilang basihan ng Father, Son, and Holy Spirit. So ako naman, dispensation ako. I believe in the Father, and I believe in the Son, and I believe in the Holy Spirit. Mayroon silang office, tatlo. Para bang isang araw, may umaga, may tanghali, may hapon. Pero isang araw sila isang Diyos, pero dispensation siya dahil may Father, may Son, may Holy Spirit. Yun ang belief ko. Ngayon, si Tibuloy, ganun din siya. One God, one doctrine siya, one God doctrine siya, pero ang kanyang pagkaintindi sa Father, Son, Holy Spirit, dispensation. Mm-hmm. Okay. Ngayon, okay, Pastor. Medyo ano na to eh, mahaba na yung tungkol kay Tibuloy, no? Ano ba masasabi mo? Ano ba ang motibo? Bakit parang si Risa talaga, Hontiveros, Senador Risa talaga ang og sa Bisaya pa nangusog para makasuhan at may mga witnesses pa, no, na dinadala sa Senado na nakatakip ang mga mukha at
Ano masasabi mo, Pastor? At meron pang nakita ko rin sa YouTube na yung kapatid ng witness, isa sa mga witnesses, ay may sinabi tungkol doon sa kapatid niya. No? Ano pang masasabi mo dito sa mga paratang o kasong sinasampa kay Mr. Kibuloy, Pastor? Ano sa tingin mo? Ito ba ay totoo o may katotohanan ba ito? Ano ba? Ano sa iyong sariling pananaw? Ang masasabi ko dyan sa ginawa nilang kaso kang Kibuloy ngayon, parang sa atin, di naman limit sa atin lahat yun. Dahil may political ito. Malalim kasi ang issue pag political. Kami ng mga pastor, hindi kami nakialam sa mga political. Pero alam kami, hindi kami nakialam, pero alam namin. Kaya ang sa masasabi ko, may mga ano ito, mga personal na mga bagay na sa side ni Huntibero, eh, di naman lingid sa lahat na alam naman natin ang background ni Risa Antiveros. Hindi ko na nasasabihin kung ano. Pero sa alam ko ano ang mga background niya. Galing din ito sa mga resource person na mga kasama niya dati sa kabila. At talagang mga totoo talaga ang mga sinasabi din. Pero hindi man ko makita, hindi ko man siya na personal. Yun ay mga haka-haka lang din. Kagaya kang Kibuloy na sinasabi nila na may mga nagawa siyang mga labag sa noon ng tao, ay gumagawa siya ng mga, inutusan niya yung mga membro niya na magtinda ng mga kung ano-ano, no? Yan ay wala man sa ano yun, sa batas natin na kung ikaw ay utusan, tapos pumayag ka, wala nang problema yun. Walang batas na makasaklaw dyan. Kasi umuo ka. Membro ka dyan, umuo ka. Kasi ang ginawa mo is to commit yourself as service sa kung saan ka nabilong na fellowship. Kahit saan tayong mga religion, saan tayong mga religious organization sa Pilipinas, halos lahat, mayroon silang mga protocol. Mga born again, mga evangelical, mga Catholic, may kanya-kanya yan silang mga doktrina, may kanya-kanya silang mga rules and regulation sa mga simbahan nila. Eh, mayroon man tayong batas na freedom of religion. Doon din natin pwede natin saklawan yung mga batas na yan. Ang atin lang dito, kung ang akin lang masasabi dito, yung resulta. Yung result ng mga nagawa ng isang manggagawa o pastor o pare o whatever na lay workers sa mga religious organization, ang masasabi ko dyan, ano ba ang resulta? Ano ba ang kanilang nagawa na maganda sa kapwa, sa komunidad, sa gobyerno natin? Ngayon, kung ako, hindi naman ako sinasabing nasa gitna ako, hindi ako yung pro-Kibuloy, anti-Huntibiros, hindi ako ganun. Hindi rin ako anti-Kibuloy, pro-Huntibiros, no? Ang akin, nasa gitna ako. Kung ano yung tama, dapat yun ang ating ipairal. Doon sa kaso naman ni Kibuloy, inilis natin sa protocol ng court order, walang basihan masyado si Huntibiros na sasabihin natin na bakit niya pilitin na doon sa Senado. Dahil lang kay Senador siya. Eh, yeah, meron siyang, ano, di ba, may warrant of arrest na daw siya, di ba? Oo nga. Sir, yeah. So, sa tingin mo ba, totoo ba yung, ano, yung paratang sa kanya? Hindi. Ang, parang hindi pa naman siya guilty, no? Ang kasalanan na niya, pwede yung... Siyang siya, attorney, pwede siyang mag-attend siya, attorney, pwede siyang mag-attend dyan, pwede siyang hindi rin, kasi wala namang malinaw na basihan na diyan sa talaga siya litisin sa Senate. Pwede rin siya litisin sa ibang korte, which is, boy, yun ang protocol ng batas natin. Ang aking masasabi dito, bilang taga-masid din, observe din ako sa mga social media, sa mga bloggers, lalo na sa mga banat ng mga bloggers, yung mga nakita ko rin sa mga banat bloggers, mga maganda rin ang kanilang mga tutuko sila din. Marami akong napansin dyan na yung ginamit ni Huntibiros na witness na si Jackson, narinig naman natin yan, yung kapatid niya na-interview ng mga banat, ng mga vloggers. So doon, sinabi nila doon, kung narinig niyo yun, nasabi doon yan na parang may dito kayo sa mag-witness kasi may blessing daw na ibibigay. Ano klaseng blessing yun? Siyempre, bahay ba yun? Lupa ba yun? Pera ba yun? Hindi natin alam. Basta blessing. Ibig sabihin, may
may inoffer sa mga gustong mag-witness para para sila mainganyo na witness sa mga workers ni Kibuloy na wala na doon nag-work sa kang Kibuloy, lumabas na. Yun ang narinig ko sa mga interview ng mga ibang vloggers, sa Banat Vloggers, no? So, okay naman yun, kasi mas maganda yung magsabi tayo ng totoo. Ngayon, malalaman natin dito ngayon kung ano ang magiging outcome nitong kaso na to, kasi dapat ang totoo ang ma-prevail talaga, no? Kung talagang naniwala tayo na may Diyos ng buhay, may Diyos talaga na siya ang may-ari ng mundo, siya ang nag-control ng sambayang Pilipinas, nag-control sa buong mundo, alam natin hindi niya papayagan na masira ang mga taong totoong naglingkod. Mga taong naglingkod, hindi lang pera-pera ang iniisip, kung hindi yung paglingkod natin sa ating mga profesyon, o pastor ka man, o politiko ka man, dapat ang ating pag-serve ay totoo. Tulong sa mga karabawayan natin, hindi yung personal. Do, kung magtrabaho tayo ng maayos, hindi tayo, wala tayong kalaban, God will bless us. Even our community, God will bless. And the country, the Philippines, God will bless. Yun okay, ang... Pastor. Nakita ko rin sa YouTube, no, na nagsalita na ito si leader ng MNLF, si Mr. Nur Biswari, na susuportahan daw niya ang side ni Mr. Kibuloy, no? At siyempre, si Tatay Digong, yung dating presidente ng Pilipinas, ay siyempre, best friend niya si Mr. Kibuloy, susuportahan niyan. Tapos yung Davao Task Force, no? Eh, siyempre, Davao yan, no? Halimbawang iserve yung warrant of arrest ng Sergeant at Arms ng Senate, o sino mang pwede mag-serve doon. Sa tingin mo ba ay makukuha nila si Mr. Kibuloy, mapapasuko nila o ibibigay niya sarili niya sa mga arresting officers? Sa tingin mo, Pastor, ano kaya mangyayari? Sa tingin ko parang medyo masalmuot dahil nagsalita na si Mr. Nur Biswari na susuportahan daw niya si Mr. Kibuloy. Alam mo naman si Mr. Biswari, maraming followers yan. Ano sa tingin mo? Ano bang mangyari sa bansa natin o sa Davao, particularly doon sa lugar ni Mr. Kibuloy? Mayroon kasing salita sa Biblia na kung may leader o pangulo na mabuti, ang kanyang sinasakupan, ang mga tao niya ay magiging blessed. Blessed ang mga tao niya. Kung may isang pangulo na nag-lead sa mga mabuti at hindi pira-pira lang. Pero dalawa yan eh. Mayroong leader na hinapi ba, no? Sa Bisaya, hinapi. Kumbaga, sa ano yun sa Tagalog ang hinapi. Yung pira-pira lang ang tinitingnan, political side. At sabi ng Bible, kung may mga leader na pira-pira lang, maraming maghihirap ang kanyang mga tauhan, maghihirap ang kanyang sinapupan. Ibig sabihin, kung mabait, mabuti ang leader, masaya ang mga tao, pero pag hindi mabuti, sinungaling ang leader, suffer ang mga tao mo. Ngayon ang sabi sa Bible. Ngayon, doon sa tanong mo na ano kaya mangyari kung ito naman, haka-haka pa ito, wala pa ito ng katotohanan, hindi pa natin nasasabing totoo ito o hindi. Hindi pa nangyari yan, mga haka-haka lang. Pero ingat din tayo dyan sa mga haka-haka na yan. Pwedeng magkatotoo, pwedeng hindi. Ngayon, hindi pa naman totoo, kaya wala pa man, hindi pa nangyari yung mga siya tanong mo sa akin na marang preposition. Sinabi na nga, pero wala pa man nangyari dahil haka-haka, baga preposition pa po yun. Wala pang posisyon na ando na sila. Ibig sabihin, wala pa talaga yan. Pero, hindi natin pwedeng makumpiyansahan ang mga salita yan. Dahil, alam naman natin na maraming supporter din si Kibuloy. At saka, marami ding nakatanggap ng mga tulong ni Kibuloy. Hindi man natin yan matago sa mga komunidad, sa tao. Kasi, yun nga, ako, taga-Davao ako, marami akong alam na maraming natulungan ng mga dating na asa kaliwa, no, na bahin, maraming mga
na nasa kaliwang government, makaliwa noon, pero ngayon bumalik na sila sa paanan ng gobyerno tungkol because of ano, yung nakita nila na yung pagtulong na totoo. Tumulong si Kibuloy sa mga taong inaapi doon sa bukid. Mga inaapi na mga tribo, no? Makikita natin yan. Tapos, marami siyang natulungan na ang akin dito kasi nakikita sa party ni Kibuloy, yung result ba? Yung result ng kanyang ministry. Maraming pastor sa Pilipinas pero nakaiba ang leadership ni Kibuloy, ha? Bakit? Siya lang nakagawa ng mga laking project. Mayroon siyang dome sa Davao. Nakatayo siya ng dome. Marami siya natayo ng mga bahay. Natulong niya ang mga tao, ang mga workers niya, nilibre niya lahat. Hindi lang ganyan. Marami pa siya natulungan. Yung kanyang istisyon na iniitan ngayon ng mga Congress na yung istisyon niya, ang daming nakinabang yan. Ha? Maraming mga kapwa ko pastor na natulungan dyan sa istasyon na yan. At marami mga politiko na nakasali dyan, na natulungan yan, na nanalo ngayon. Hindi ko alam kung saan na yun natulungan niya. Hindi naman siya ngayon tinutulungan. Yun lang ang aking masasabi na dapat gawin natin ang tama. Huwag tayong magsinungaling. Kasi sabi ng Bible, till the truth and the truth shall set us free. Wala akong minimension na pangalan dito na ikaw ang mali, siya ang tama. Well, hindi ko sinabing mali si Entiveros, hindi ko rin sinabing tama si Entiveros. Hindi ko rin sabihin si Kibuloy, mali o tama. Ang akin lang dito, the righteousness will prevail. Kung ano ang katotohanan ay siyang manaig sa ating bansa, sa ating mga political na mga mga leaders. Hindi kasi dito, Pastor, alam naman natin yan, aware naman mga tao na marami talagang natulungan si Mr. Kibuloy, no? Lalo na sa mga panahon ng lindol, mga bagyo, nandyan yung automatic ang Kingdom of Jesus Christ, no? SMNI na tumutulong ng mga food packs, malalaki, tubig, ganyan. So, walang question doon yung kanyang pagiging matulungin at saka bilang mabait na tao pagdating sa pagtulong sa kapwa. Meron pa nga isang Children's Joy Foundation. Ako, nanonood din ako dyan. Pero, correct me, no? Hindi po ako makakibuloy. Hindi rin po ako miyembro ng Kingdom of Jesus. Nag-i-interview lo, kaibigan. Ang issue kasi dito, Pastor, hindi yung kabaitan niya o yung marami siya natulungan. Ang tanong ng question dito is, kaya tinatanong ko ta ulit na yung kaso niya na ano, yung mga sexual abuses daw, yung sa mga miyembro na lumipas na rin na ilang taon saka sila nagpakita. Sa tingin mo ba, ito ba may katotohanan sa inyong sariling pag-analisa o opinion? Sa tingin mo, Pastor, bilang kaibigan din ni Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, at saka bilang Filipino citizen, sa tingin mo, yung analysis na, ito ba ay totoo o hindi? Boldly, sabihin mo kung sa tingin mo ay totoo ba ito, hindi. Para kailangan mag-side ka kung... Pero hindi tayo, hindi ka nga pro-Kibuloy. Sa tingin mo lang ba, yung analysis mo, di ba nandyan yung mga witnesses na nakatakip ang mga mukha, ganyan, para tinatago nila ang kanilang identity. So, sa tingin mo, totoo ba ito, hindi? Hindi man natin masasabing totoo. Hindi natin masasabing hindi totoo kasi ako... Personally, hindi ko man siya nagubaybayan araw-araw kanyang ministry. Lumabas lang yung mga ganyang sumbong sa kanya, itong muli na lang. Pero sa mga unang mga panahon, wala akong narinig niya may mga ginagawa si Kibuloy ng ganyan. Ngayon lang yan. Hindi ko alam kung bakit. Ha? Kasi yung kaso na yan, nasa Amerika na yan, matagal na yan. Di, at saka ano na siya, Pastor, parang guilty na siya sa Amerika, sa FBI. Meron na siyang parang warrant of arrest sa FBI. Dito, locally, parang ngayon pa lang siya nililites ng Senado at gusto nga niyang, kung harap daw siya, dipinsahan sarili niya sa proper court daw. So, ikaw sa tingin mo, kasi convicted na siya sa Amerika. Kung para sa akin, mas maganda yung may kaso na doon siya i-litition sa may basihan. Yung sa court talaga, court of order, para bibigyan natin ng chance si Kibuloy na mag-attend para masabot niya. Kasi sa ngayon, hindi pa natin mapiho kung saan ang dito, saan tayo kakampi. Pero sa akin, sinabi ko na wala akong kampihan, till the truth and the truth shall set us free. Yun na lang akin bilang pastor. Pero sa tingin ko,
kung ibis ko sa pagkakilala ko kay Buloy, imposible naman magawa ni Buloy yun, na pastor siya eh. Di ba? Pero tao din yun, pastor. Oo, tao siya, pero... Jimmy Swaggart na din. May mga gimmick kasi. Diba, nagkaroon din ng kaso si... Ang Buloy kasi nga, malaki kasi ang impact ni Buloy sa community sa larangan ng political ni Duterte noon. Baka, hindi natin alam na yung mga silos-silos, na yung mga gusto nilang gumante. Natin alam, ganun kasi ang sa Pilipinas eh. Hindi naman natin makakailaya na ang mga politiko sa Pilipinas, ganti-ganti lang yan. Ha? Sa mga ganti-ganti, ba yung sabihin, sila ngayon, bukas kami na naman. Parang ganun. Wala tayong tunay na pag-ibig sa kapwa natin. Wala. Kaya ang Pilipinas hanggang ngayon, pulubi pa rin. Dahil hindi natin nasunod ang kalooban ng Panginoon, na tunay na kalooban ng Panginoon. Peaceful. Gusto, tinan mo ako, nag-mission ako sa Japan, nag-mission ako sa Korea, nag-mission din ako sa Hong Kong. Nakita ko ang pamalakad ng gobyerno doon kung paano. Kaya pinag-bless sila si ang Korea. Kung nalaman natin, 1950, parallel war sa Korea. Mahirap ang mga Koreano kumakain ng putong sila. Ang mga, kasi matagalin ako sa Korea ng mission, alam ko yung mga missionary doon, kumakain daw sila ng putong noon para lang mabuhay sila. Pero ano ang Korea ngayon? Yun ang makikita natin, basehan natin, sa bansa na pinagpala ng Diyos dahil sila, nakasunod sila sa kalooban ng Panginoon. Ang Pilipinas nga, malatawag natin Christian country, pero hanggang ngayon, wala pa rin. Talo pa rin tayo ng Korea. Dati, ang Korea, pumipila sa Pilipinas. Dahil alam nila ang Pilipinas noon, number one sa economic, number one sa education. Kasi ang binasihan nila yung Santo Tomas, 16th century pa yan. Kasi yung nung nagtrabaho ko sa Asian Pacific Director, isa sa mga leader ng Korea, nagsabi sa akin, pumunta daw sila diyan sa University of Santo Tomas. So, bakit, madam? Why are you wants to see UST? Sabi niya, dito kasi sa Korea, mayroon kaming history book na nakalagay yung UST, one of the first Asian University, hindi lang Pilipinas, buong Asia, ang University of Japan. Ibig sabihin, yung referral na yan, una tayo sa mga education. Diyan nga nagtapos yung mga gumbursa, di ba? Mga pare na tatlo, si Rizal, nagtapos din dyan. So, ibig sabihin, tayo bilang Pilipino, mga hindi tayo basta-basta sa education. Saka ang ating economic. Pero ang tanong ko ngayon, saan na ba yung nangunguna tayo noon? 1940, tayo ang number 2 sa economic sa Japan. O ngayon, bakit huli na tayo? Yung mga ano nga, yung nag-aral na sa UP ano? Los Baños. Nag-aral doon ng mga Malaysian, mga ibang countries. Yung itong huling mahirap na bansa, yun yung Vietnam. Ngayon, tayo na ang kumukuha ng ano nila, bigas. Okay, Pastor, medyo lumilis na tayo, nawawala na tayo sa kaso ni... yung, diba sabi mo kanina... Conclusion na tayo, ang ating lang nasasabi. Diba yung result ng ating ginagawa. Yung kay Untiveros, darating ang panahon yan, sabi natin, ilang buwan, isang taon, lulusot din yan, matatapos din yan, ang kagkibuloy kaso matatapos din yan. No? Pero ang masasabi ko dito, shortcut na lang, na kung gagawa tayo ng tama, God will bless us. Kung gagawa tayo ng mali, God will curse us. Sabi nga ng Bible, I will curse those who curse you, I will bless those who bless you. Ibig sabihin, kung i-curse mo ang lingkod ng Diyos, i-curse ka ng Diyos. Pero kung i-bless mo ang lingkod ng Diyos, i-bless kayo ng Panginoon. Pero sa tingin mo ba, dapat humarap si Kibuloy sa Senado o sa Korte para ma-dipinsa na sa rin? Para ipapakita niya, para ma-justify ang kanyang yung sinumbong sa kanya ng mga kaso. Pero ang Kibuloy, hindi siya humarap dahil hindi proper, walang proper. Yun na advice ng lawyer niya, no? Oo, may lawyer sila eh. Gusto nila doon sa court talaga na proper. Yung kung danilitisin, para masagot niya, hindi lang isa lang magsasalita doon sa Senate. Sa Senate kasi, hindi naman paglilitis yan. Tanong yan, tanong lang yan doon. Ibig sabihin, talo si Kibuloy doon. Dapat doon siya ililitisin sa tamang court para makasagot siya, may abogado siya sa sagot. Ganun. Yan ang masasabi ko.
Yun naman talaga ang dapat. Paibasihan. So, di ba, meron tayong kasabihan na a man is still innocent until proven guilty, di ba? Tama yun. So, hanggat hindi niya nadipinsan na sarili niya o paliwanag sa harap ng korte o kung saan man siya pwedeng magpaliwanag, eh, ano pa siya, innocent, di ba? Po, mga kaibigan, hindi pa ako pro-kibuloy ha, basta akin lang, parang sumusunod tayo sa batas. Oh. Hanggat hindi proven guilty ang tao, eh, hindi... Hindi siya guilty, innocente siya. Kaya ang dapat natin gawin dyan, yung higaan natin sa tamang potito, hindi yung walang basihan. Kasi nangyari sa kanya, parang walang guilty basihan. Na siya, no? Trial by publicity, no? Publicity lang yun. Parang tingin ng tao, gusto niya sirain. Masama talaga siyang tao. Ginawa yan, parang siniraan talaga nila. Siniraan talaga si Kibuloy para ma-downgraded siya dahil kasama siya si Duterte. Ang, yung kasi sa political side kasi yan dahil ganti-ganti. Para iparinig sa buong sambayanan na ito si Kibuloy, pangit ang ugali, masama, si Duterte kasama ni Duterte, siniraan nila. Kasi iyon man talaga ang trabaho ng mga politiko sa Pilipinas. Tinan mo ngayon nangyari sa Kongres, di naman mga tao din ay durante ngayon. Kahit grade 1, grade 2 ang grado mo ngayon, alam mo na ang mga pasikot-sikot sa mga gobyerno. Alam na natin kaagad, magsalita pa lang sila, alam natin ng puso kung saan galing nila kinuha. Kung pira-pira ba lang o ano ba dapat ang gagawin dito sa Pilipinas. Kagaya ni Duterte noon, ang maraming nagawa si Duterte. Hindi man ibig sabihin kumampi ako kay Duterte, pero matagal ako sa labaw, mayor namin siya, mabait siya na tao. Matapang lang siya, gusto niya talaga yung tama, ang kanyang i-implement ang tama, ang mali talaga sa kanya. Maganda rin yung ganun. Asa ka, pinakamaganda ka Duterte, honest siya, yung sinasabi niya, ginagawa niya talaga. Pero ang result kasi ang atin dito mga kababayan ko, yung resulta ng ating ginagawa. No? Kahit masabihin niya dito, papatayin kita, wala yan, salita lang yun eh. Ang importante dyan, yung nagawa niya, ano ba ang result sa nagawa ni Duterte, ni Kibuloy, ano ba ang dapat natin, bigyan din natin ng papuri ang mga nagawa na tama. Yung bang ganun. So, ang Panginoon kasi, ang judgment kasi ng Panginoon, titimbangin yung mali mo at saka yung tama mo. Kasi ang tao din hindi perfecto eh. May mali, may tama din. Ngayon, titimbangin yung mali mo at saka titimbangin yung tama mo. Saan ang, anong tawag doon? Yung magtaas ang number ng tama, manalo ka sa tama. Pero kung bababa ang mali, mali ka. So yun ang aking masasabi dyan. Okay, Pastor, no? Sa aking mga viewers, negatibo man o positibo man sa aking vlog, lalo na yung sa vlog ko kay interview ko kay Bishop Salcedo, maraming salamat sa inyong mga comments, sa aking mga bashers, sa aking mga commentators na pro-Kibuloy at anti-Kibuloy. Welcome po lahat yun. Hindi po ako nasasaktan or naiirita sa inyong mga komentaryo, kundi ako ay natutuwa dahil this is a healthy vlog, no? The healthy interview at healthy topic po ito tungkol sa mga kaso ni Mr. Kibuloy. Patuloy po kayo manonood sa aking vlog, no? Travel 369. Ang Travel 369 po ay isang channel na naglalarawan ng mga kultura, political, mga pasyalan, mga pagkain, history, at pati na rin sa mga current issues sa buhay ng Pilipino at mga tao sa buong mundo, mga kaibigan. No? So, andito pa rin sa ating harapan si Pastor Palmahil ng Davao, no? Pastor, maraming salamat sa iyong pagtanggap sa aking interview sa iyo. Sa tingin, one more last question. Halimbawa, humarap na si Kibuloy o Mr. Kibuloy sa kaso at dinipensahan na niya sarili niya. Ano sa palagay mo? Magiging guilty ba siya o not guilty sa kanyang mga kaso? Sa ngayon, hindi pa natin yan masagot dahil hindi man tayo unang-una, hindi man ako Diyos, hindi rin ako abogado o huwes. Ang aking masasabi, ipag-pray natin na ang righteousness, the righteous shall prevail. The truth shall set us free, no? Oh. The truth shall prevail. The truth shall set us free. Kung saan ang sinungaling, makasuhan din siya, makasinungaling siya. Yung mga tama, dapat ipurihin natin ang tama. So, kung siya man ay guilty o not guilty, irrespeto natin ang korte. Oh,
korte. So hindi tayo papabor kundi kung anong tingin ng korte sa kanya, na kung guilty siya o not guilty. Kasi sa Bible, irespeto natin. Opo. Sa Book of Rome, may sinasabi doon, submit. Submit to the government. Submit tayo sa mga gabayan, bahay tayo ng buhay. Na kung ano ang mga kailangan ng gobyerno, submit tayo ng batas ng government. Kaya yung kaso na yan, isasubmit natin sa government. Proper court. Proper forum, proper court, para mabigyan ng katarungan ng bawat isa. Hindi na natin palabasin na ako lang tama, siya mali. Dapat yung neutral ang ating pag-ano talaga, tao. Okay. Judgment ba? Okay, maraming salamat, Pastor Palmahil, no? Mga kaibigan ko, no? Open ko kayo sa mga comments kung anong gusto ninyong sasabihin. Wala pong problema, mga kapatid, mga kaigsunan. Tayo lang naman ay nag-i-interview at may kanya-kanya tayong analysis o opinion ng iba dyan. Sabi nila, guilty, ginawa ni Pastor, ni Mr. Kibuloy. Yung iba naman, hindi ginawa. So, entitled po tayo sa ating kanyang-kanyang opinion. Ang mahalaga ay aware tayo sa mga kanyang pangyayari at tayo ay bilang Pilipino ay siyempre apektado tayo at kailangan kasi mahusay at maayos ang ating bansa, lalo na sa ating mga leaders, no? Pastor ka man or senador ka man o mayor o politiko ka man, kailangan maayos ang iyong karakter bilang pangulo ng iyong organisasyon or congregation or isang religious organisasyon. Kailangan maayos ang iyong karakter para tayo ay hindi mapuna o hindi makitaan ng butas sa ating mga kababayan natin, okay? So, maraming salamat, Pastor. Isang okay. Departing words, anong masasabi mo? One more departing words. Okay po, mga kababayan ko, magpasalamat ako sa inyo na... Parting words pala, parting words. So, ngayon ay ang ating masasabi, idaan natin sa idaan, sa tamang proseso, at ibag-free natin na bawat isa sa mga Pilipino magkaroon sila ng not judgmental, hindi tayo judgmental. Kundi rin mapakumbaba tayo, ipag-pray natin lang sa Panginoon. Hingi natin sa Panginoon dahil ang Diyos ang nakaalam ng lahat. Hindi siya papayag na mayroong sisira ng ating bansa. Kaya yun ang masasabi ko, Attorney. Oh, maraming salamat, Pastor Rodi Palmahil, no? Mga kaibigan ko. Ito si King Prince para sa Travel 369. Lagi kayong sumubaybay sa aking YouTube channel, no? Mag-subscribe kayo, mag-like, mag-share para malalaman ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa mga pagkain, saan masarap na pagkain, saan ang pasarap na pasyalan, mga mainit o controversial na issues na kagaya ngayon ng kaso ni Mr. Kubloy. So maraming salamat po. God bless us all. To God be the glory. God is good.